ang SS sa tapat ng stoplight ayun dun. Tapos dito ngayon sa tapat ng Petron. Ayan. Pero ko kahabang ano, pila dito sa mga boss. Dito tayo ngayon sa may Parian sa SS. Tingnan niyo gaano kahaba ang pila dito sa SS. Magkano po kahaba ang pila sa SS? So dito ako ngayon sa tapat ng Petron, ayan oh. Tapos yung SS banda, kung maipapansin niyo sa mga taga Kalamba. Ang SS sa tapat ng stoplight ayun doon. Tapos dito ngayon sa tapat ng Petron. Ayan. Kailan ko kahaba ang pila dito sa SSS? Sensya na. Sensya na, medyo may sa tabi yung kalsada tayo. Yung dumaan yung truck. Evergreen. Shoutout sa truck. So ngayon, ako yung magbabayad ng SS ni Mama. Hindi siya pwede lumabas eh. Delikado. Dahil may edad na. So ngayon, tsatsagain natin to. Baka abuti tayo na maghapon. Wala yata number na binibigay ka rin. Dapat dito pa lang, may number. Basta ka pipila. Ma'am, excuse me, ma'am. Sa ano mong gabayad kayo? Okay. Para yung sistema nila rin dito, yung pagdating doon, saka lang magbibigay ng number? O galing ka na doon? Pinanong ko na po doon. Oo. Ano yung pag-off nila? Wala. So, paano yung maya, well, ma-disregard lang yung pila natin kung sa dati, dati, wala doon dati kasi, until ano lang, parang first 1,000. Paano kung umabot na tayo, parang ganon? Ang sabi mo, indefinite daw yung cut-off. Ma, indefinite. Hindi ko kagaya nung sa pag-ibig. Yung sa pag-ibig ko kasi 350 lang. Oo. Eh, nakakabot daw sila ng 350. Pag 350 lang, yung dapat dito pala, nagbibili sila ng number, no? Oo. Okay. O doon, sa kapipila. O, again. Patulad nung punta ng BIR, may number agad sila. Tumatik, nagagantya mo kung ano. Oras ko na nalawagin. Ang hirap pala yung situation ngayon dito sa ano, no? SS. Dapat nagbigay na nila yung number, no? Kasi magbabayad din kayo? Sa ilang account mo lang? Hindi ho, sa business. Ah, sa business. Ah, business na SS. Okay. So, isang ilang account yun? Isa lang din? Business account. So ang hirap pala sa sitwasyon ngayon dito kasi hindi namin alam kung anong oras kami matatapos. Baka buti kami ng hapon kasi anong oras na ngayon, nakalots. Ngayon nyo, 9:30 na, napakahirap nito. Hindi katulad ng mga ibang establishment, eh. So bahala na mamaya, baka nyo na alam anong mangyayari na mga lots. Napakahaba talaga ng pila. So may mga parating pa dito sa likod na natin. Ha? Basod ka rin, ha? Ha? Sige, sir. Sud na lang ako sa'yo. Nakasunod pala ito sa sir, itong palood lang daw siya. Ayan, nakasunod pala ito. So, tanda ko na lang, ay sir ako nakasunod dyan. Nagpaload lang daw siya. Sir, ano yun sir? Magbabayad din po kayo ng SS. Galing na po kayo doon, mismo. Nabigyan kayo ng number. Pipila. Pipila pa lang para sa number. Tapos bago babalik ulit ng pila. Pipila na doon. Pipasok na. Ah, papasok na. Ang hirap na dati kasi nagbibigay ng number sa pipila. Pupunta din ako sa pagkili. Oo. Wala. Wala nang anong tawag. Hindi na. Ah. Kota na sila dyan ng kota. Anong 350 lang? Dito, wala bang kota? Meron dito. Meron? Meron ilan lang? Pwede dito. Hindi rin oo. Kasi nakakumilin na sila. Hindi. Ito. Hindi kasi nakapila nga ako. Magbabayad nga ako lang. Ano? SS nga. Ito nga pala. 4 Cantos Boys. Saan ka galing? Kung umaga ha? Okay. Sir, salamat sir ha. Kapila ako. Suda ako dito kayo. 2-10 ka? Uy, kailangan ko nga magbayad ng SS eh. Itusan tayo eh. Pare ko. Ha? Saan ka muna? Sa dalaga. Eh, paano? Siyempre, para makikita ka. Ha? Ang sitwasyon ako nga eh. Ang hirap na sitwasyon kasi wala. Meron daw pipilit dito.
kumbaga, paano, madisregard yung pila namin pagka pinapunta ka ng cut-off. Dapat na yun ang number na sila binibigay, no? Walang sistema na kulang. Dapat muna sila na number, o. Oh. Mamaya, unabot na ng cut-off yung sa unan lang. Sayang yung pagod natin, di ba? May number ang distribute na para alam kung hanggang saan lang yung alam. I-accommodate nila. Dapat kung sila nagbigay mo na. Oo. Bumalik na sa dito eh. Nagsabi ko. O sige. Oo, ingat, ingat, ingat. Oo. Nabutan ka? Kailan ka unang punta rito? Webes. Ano sabi? Inabot ka na ng cut-off. Anong oras ka na inabot ng cut-off? Alas 11 na. Ang hali. So ngayon 9:30 pa lang eh, no? Kailangan umabot pa. Kasi lang dapat yan. Ito na nabibigyan ng ano. Number. Oo. So malalaman namin ang sitwasyon mamaya, no? Kasi dyan lang, medyo maingay eh. Kaya malalaman ang sitwasyon mamaya. Kaya yun, gano'ng kahaba yan, no? Doon sa top, sa kita niyo yung top 8 na yun, yun sa unahan pa nun SS. So ilang poste pa yung nalala namin. Pakahirap niya. Matindi dito, sana huwag nang umulan, no? Kasi umulan kanina magdamag eh. Masama nito, pag inabot kami ng ulan, yari, tapos tayo dito, tapos tayo kaibigan, tapos ka na kaibigan pag inabot ng ulan. Wala pa naman din silungan. Ayan. Bumili na ng tubig si ate. Well, mukhang abutin tayo ng ano. Ito na yung Kalbaryo. Isa na ng Kalbaryo. So mga Lord, samahan nyo ako dito ha. May balita ba kayo kailan nabalik ng jeep? May balita kayo? Oo. May balita kayo? May nabiyahe na ngayon? Kung sa amin, sa Kabulo. Ano? Meron? Akin si Sina mo. Talaga? At yun nga pala, shoutout kay Blue Humarbs at maraming maraming salamat sa suggestion mo na pwede na pala tayo magbayad mga lods ng SSS sa mga payment center tulad ng Save More o kung ano pa mga billing center na matanggap ng SSS payment. So para hindi tulad ng naranasan ko kahapon, nagpost ako sa Facebook ko na napakahaba ng pila, halos 1 kilometer. Hindi naman, parang napakalayo talaga ng pila na yon. Kung taga Kalamba ka o taga Parian ka, makikita mo yung pila mula liyan sa ganun sa isang kanto ng stoplight, ganun kahaba. So nagsuggest sa akin na pwede na magbayad ng sa bills payment. Maraming maraming salamat kay Blue Humarbs dahil pwede ang contribution. Ang mga nagkapila doon, karamihan is sa mga company or mga loan lang ganun. So pagka mga ano naman sa bayad naman sa mga loan, pwede rin sa mga bills payment. So yun, kailangan nyo lang gawin, pumunta kayo sa website ng www.sss.gov.ph. yun, pumunta lang kayo doon, check nyo yung account nyo, then request lang kayo ng PRN. Pag nakaka-request na kayo, pwede na kayo magbayad doon sa payment center, billing center na mga tulad ng Save More. So nakapagbayad na rin ako, yung maraming maraming salamat at hassle free kasi kitong oras ako pumunta mga bandang 3 PM, 2 to 3 PM, kasi walang kapila-pila. Halos ako na lang na accommodate niya nung teller doon, nung sa cashier. Yung kagandahan doon. At nga pala, bago ako magpaalam sa inyo ay papakilala ko ang kaibigan natin, si Habado TV. Alright! Subscribe nyo siya, meron din siyang YouTube channel. Lalagay ko yung link sa description down below. Malapit na vlogger yan, comedy skits. Facebook page, like nyo rin pa, Habado. Then, siyempre, may gagawin kami ngayon na susunod na vlog nyo na mapapanood. Sasama ko siya nga sa, ano ko, Calle Serie. Kasi yung natatandaan nyo, last Calle Serie ko is February pa. So, hindi na nasundan dahil bawal lumabas. Dahil ang content doon. Galing nun, ang galing nun. Pwede pag nag-comply ka. Panoorin yung mga lods yung skit niya doon. Skit niya sa bawal lumabas. Please like. So, and share mga kaibigan. Like and share. Na-share ko na sa page ko. Kung mapanood nyo sa page ko, alam nyo na mga lods, paka-share na din. Nasa page ko na rin yon. Ang ganda na ngayon. Ngayon lang ulit masusundan kasi GCQ na tayo pwede lumabas dahil may susubukan tayo dito. Kaya serye. Mag-iingat pa rin kayo mga kaibigan. Hindi porket GCQ, eh,
lahat ng gagawin nyo, pwede na lumabas, yes, no? Yes, yes. Ingat-ingat pa rin kayo mga kaibigan, dahil mas malala kayo. Mas malala, maraming ano, delikado. Halo-halo na lahat. Lahat na, halo-halo na yung laway. Yung marami kayong sana matutunan sa mga kalokohan na ginawa ko, at may natutunan kayo sa about sa mga payment center tulad ng SSS para hindi na kayo mahirapan. Alright, hanggang sa muli, like, comment, subscribe, good vibes lang tayo, at baka may gusto mong para. Shout out sex ko! Shout out nga pala kay Chairman, this is Chairman. Chairman, ano? Gina tayo! Gina? Na ano na, na-postpone. Na-postpone, kaibigan! Alright, hanggang sa muli. Good vibes lang tayo and peace out! Peace out!